Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng July 14, 2023 na kung saan sa ngayon ay tuluyan na po na naging bagyo ang LPA na ating binabantayan at tinawag na nga po ito sa local name na Bagyong Dodong. At huli po itong namataan sa vicinity ng Isabela na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 45 kilometers per hour at bugso na 75 kilometers per hour na mabagal po ang pagkilos nito pa northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Posibleng mamayang hapon ay nandyan na po sa may West Philippine Sea at pagsapit ng Linggo ay posibleng makakalabas na sa ating area of responsibility. At maliban po kay Bagyong Dodong, dito po sa forecast ay may namamataan na kasunod na mga bagyo na posibleng mabuo sa kanluran at silangang bahagi ng ating bansa gaya ninyong nakikita. At ang development ng mga itong ating babantayan kung matutuloy po ang mga yan o hindi, lalo at ayon sa pag-asa, ay posible ang 3 hanggang 4 na bagyo ngayong buwan po ng Hunyo. At ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang sa susunod na 2 linggo. At dahil pa rin po kay Bagyong Dodong ay nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa May Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, the northern portion of Pangasinan sa May San Nicolas, San Manuel, Sison, San Fabian, Pozo Rubio, Bolinao, Bani, City of Alaminos, Suwal, Labrador, Lingayen, Agno, Binmalay, Dagupan City, San Jacinto, Mangaldan, Anda, maging po sa northern and central portion ng Aurora, sa May Maria Aurora, San Luis, Baler, Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran, at Dilazag. Dahil naman pa sa habagat ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan ang mararanasan po sa May Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Calabarzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon, maging po sa May Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa habagat at ng bagyong si Dodong, ay may kataasan po ang mga alon sa Eastern and Western Seaboard ng Northern Luzon, na ang mga alon po ay posibleng aabot sa 1.5 to 3.5 meters height. Maging po sa mga seaboard ng Central at Southern Luzon, posibleng aabot po ang mga alon dyan ng 2 to 3.5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot sa mga nabanggit na baybayin para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!